Ang Kristiyanismo ay isa sa mga pinakamalaking relihiyon sa mundo. Ito ay batay sa buhay at mga turo ni Jesu Kristo. Si Jesus ay pinaniniwala ang anak ng Diyos at tagapagligtas ng sangkatauhan. Sinusundan ng mga Kristiyano ang kanyang mga turo upang mabuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. Ang Biblia ang banal na aklat ng mga Kristiyano. Ito ay nahahati sa dalawang bahagi, ang lumang tipan at ang bagong tipan. Mahalaga ang pagtuturo ng Kristiyanismo dahil nakakatulong ito sa mga tao na maunawaan ang pag-ibig at plano ng Diyos para sa kanila. Ginagabayan sila nito sa paggawa ng mga desisyon ayon sa tama at mabuting pamumuhay. Pinagsasama-sama nito ang mga tao upang sumamba, manalangin at suportahan ang isa't isa. Ang Biblia ang pangunahing pinagmumulan ng katuruang Kristiyano. Naglalaman ito ng salita at patnubay ng Diyos para sa pamumuhay ng matuwid. Naniniwala ang mga Kristiyano na ang Biblia ay inspirasyon ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid at pagsasanay sa katuwiran. Maraming mahalagang pagpapahalaga ang itinuturo ng Biblia tulad ng pag-ibig, pagpapatawad at pananampalataya. Ang mga pagpapahalagang ito ay mahalaga para sa pamumuhay na nagpaparangal sa Diyos. Ginagamit ng mga Kristiyano ang Biblia upang matuto tungkol sa pagkatao ng Diyos at sa kanyang mga inaasahan sa sangkatauhan. Ang iba't ibang aklat sa Biblia ay may iba't ibang layunin. Halimbawa, ang mga awit ay mga awit at panalangin, habang ang mga ebanghelyo ay nagsasalaysay ng buhay ni Jesus. Ang pag-unawa sa iba't ibang bahagi ng Biblia ay nakakatulong sa mga Kristiyano na may lapat ang mga turo nito sa kanilang buhay. Mahalaga ang regular na pagbabasa at pag-aaral ng Biblia. Nakakatulong ito sa mga Kristiyano na lumago sa kanilang pananampalataya at palalimin ang kanilang relasyon sa Diyos. Nagbibigay din ito ng karunungan at patnubay para sa pang-araw-araw na desisyon sa buhay. Ang isa sa mga pangunahing turo sa Biblia ay ang pag-ibig. Itinuro ni Jesus na ang pinakadakilang utos ay ang ibigin ng Diyos ng buong puso, kaluluwa at pag-iisip. Ang pangalawang pinakadakilang utos ay ang ibigin ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang pag-ibig ang pundasyon ng lahat ng katuruang Kristiyano. Nangangahulugan ito ng pagmamalasakit sa iba, pagpapakita ng kabaitan, at pag-una sa pangangailangan ng iba bago ang sarili. Ipinakita ni Jesus ang pag-ibig sa pamamagitan ng kanyang mga gawa at sakripisyo sa krus. Itinuturo ng Biblia na ang pag-ibig ay matiisin, mabait, at hindi makasarili. Hindi ito nag-iingat ng talaan ng mga pagkakamali at laging nagprotekta, nagtitiwala, umaasa, at nagtitiis. Ang pag-ibig ay mahalaga para sa pagbuo ng malusog na relasyon at komunidad. Upang magturo ng pag-ibig, mahalagang mamuhay bilang halimbawa. Ipakita ang pagmamahal sa iyong mga kilos at salita. Hikayatin ang iba na isabuhay ang pag-ibig sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang pag-ibig ay maaring magpabago ng buhay at lumikha ng mas mapayapang mundo. Ang pagpagpatawad ay isa pang mahalagang turo sa Biblia. Itinuro ni Jesus na dapat nating patawarin ang iba gaya ng pagpapatawad sa atin ng Diyos. Ang pagpapatawad ay nangahulugang pagpapakawala ng galit at sama ng loob at pagpili na magpakita ng awa. Ang pagpapatawad sa iba ay maaring maging mahirap, lalo na kung tayo ay labis na nasaktan. Gayunpaman, ito ay mahalaga para sa ating sariling kagalingan at kapakanan. Ang paghawak sa galit ay maaring makapinsala sa atin ng higit kaysa sa taong nanakit sa atin. Itinuturo ng Biblia na ang Diyos ay maawain at mapagpatawad. Pinapatawad niya ang ating mga kasalanan at binibigyan tayo ng panibagong simula. Sa parehong paraan, dapat nating patawarin ang iba upang maipakita ang pag-ibig at awa ng Diyos. Ang pagtuturo ng pagpapatawad ay kinabibilangan ng pagtulong sa iba na unawaan ang kahalagahan nito. Hikayatin ang mga tao na magpatawad at humingi ng pagkakasundo. Magbahagi ng mga kuwento mula sa Biblia na naglalarawan ng pagpapatawad tulad ng talinghaga ng alibughang anak. Section 5, Pananampalataya, Magtiwala sa Plano ng Diyos. Ang pananampalataya ay isang pangunahing tema sa Biblia. Nangangahulugan ito ng pagtitiwala sa plano ng Diyos at paniniwala sa kanyang mga pangako. Ang pananampalataya ay nagbibigay sa mga Kristiyano ng lakas at pag-asa. Ito ang katiyakan ng mga bagay na inaasahan at ang paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Ang Biblia ay puno ng mga kuwento ng mga individual na nagpakita ng malaking pananampalataya. Halimbawa, nagtiwala si Abraham sa pangako ng Diyos.
Si Moises ay sumampalataya na ililigtas ng Diyos ang mga Israelita. Ang pananampalataya ay tungkol din sa pagkilos batay sa paniniwalang iyon. Nangangahulugan ito ng pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ang pananampalataya ay maaring magpabago ng mga bundok at magdulot ng mga himala. Upang magturo ng pananampalataya, hikayatin ang iba na basahin ang Biblia at manalangin. Magbahagi ng mga patotoo kung paano nakagawa ng pagkakaiba ang pananampalataya sa iyong buhay. Ipaalala sa mga tao na ang pananampalataya ay isang paglalakbay. Section 6, Practical na mga tip para sa pagtuturo ng pag-ibig. Ang pagtuturo ng pag-ibig ay nangangailangan ng pasensya at pangunawa. Magsimula sa pamamagitan ng pagpapaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng pag-ibig ayon sa Biblia. Gumamit ng simpleng wika at mga halimbawa sa totoong buhay upang gawin itong relatable. Bigyang diin na ang pag-ibig ay hindi lamang isang pakiramdam kundi isang aksyon. Hikayatin ang mga tao na magsagawa ng mga gawa ng kabaitan at pakikiramay. Maari itong maging kasing simple ng pagtulong sa isang kapitbahay o pagpapakita ng pagpapahalaga sa isang miyembro ng pamilya. Ang maliliit na gawa ng pag-ibig ay maaring magkaroon ng malaking epekto. Lumikha ng mga pagkakataon para maranasan ng mga tao ang pag-ibig sa isang setting ng komunidad. Mag-organisa ng mga aktibidad ng grupo tulad ng voluntaryong gawain o mga salu-salo sa komunidad kung saan ang mga tao ay maaring kumonekta at suportahan ng isa't isa. Ipaalala sa mga tao na ang pag-ibig ay nangangailangan ng pagsisikap at pangako. Hindi ito laging madali, ngunit ito ay palaging sulit. Hikayatin sila na patuloy na magsanay ng pag-ibig kahit na ito ay mahirap. Section 7, Practical na mga tip para sa pagtuturo ng pagpatawad. Ang pagtuturo ng pagpapatawad ay kinabibilangan ng pagtulong sa mga tao na maunawaan ang halaga at mga pakinabang nito. Magsimula sa pamamagitan ng pagpapaliwanag kung ano ang pagpapatawad at kung bakit ito mahalaga. Gumamit ng mga kuwento mula sa Biblia upang ilarawan ang iyong mga punto. Hikayatin ang mga tao na pag-isipan ng mga pagkataon na sila ay pinatawad. Magbahagi ng mga personal na karanasan ng pagpapatawad upang gawin itong mas relatable. Lumikha ng ligtas na espasyo para maipahayag ng mga tao ang kanilang nararamdaman. Ang pagpapatawad ay maaring maging isang mahirap at emosyonal na proseso. Magbigay ng suporta at pangunawa habang pinagtatrabaho kanila ang kanilang mga emosyon. Section 8, Practical na mga tip para sa pagtuturo ng pananampalataya. Ang pagtuturo ng pananampalataya ay kinabibilangan ng pagtulong sa mga tao na magtiwala sa Diyos. Magsimula sa pamamagitan ng pagpapaliwanag kung ano ang pananampalataya. Gumamit ng mga halimbawa mula sa Biblia, tulad ng kuwento nina David at Goliath. Hikayatin ang mga tao na manalangin at basahin ang Biblia ng regular. Pinalalakas nito ang kanilang pananampalataya. Magbahagi ng mga talata mula sa Biblia na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pananampalataya. Lumikha ng mga pagkakataon para maisabuhay ng mga tao ang kanilang pananampalataya. Maaring kabilang dito ang pakikilahok sa mga aktibidad sa simbahan. Ang pagsasabuhay ng pananampalataya ay nakakatulong na mapalakas ito. Ipaalala sa mga tao na ang pananampalataya ay isang paglalakbay. Hikayatin silang ibahagi ang kanilang mga pakikibaka at tagumpay sa iba. Section 9, mga halimbawa mula sa pang-araw-araw na buhay. Ang paggamit ng mga halimbawa mula sa pang-araw-araw na buhay ay ginagawang mas relatable ang mga katuruang Kristiyano. Ipakita kung paano maisasabuhay ang pag-ibig sa tahanan sa pamamagitan ng pagiging matiisin at mabait. I highlight kung paano magagaling ng pagpapatawad ang mga relasyon. Ang pananampalataya ay maaring maipakita sa pamamagitan ng pagtitiwala sa plano ng Diyos. Magbahagi ng mga kuwento ng mga individual na nagpakita ng malaking pananampalataya. Ito ay nagbibigay inspirasyon sa iba na gawin din ang pareho. Section 10, pag-overcome sa mga hamon sa pagtuturo. Ang pagtuturo ng Kristiyanismo ay maaring may mga hamon. Ang ilang tao ay maaring lumalaban o may iba't ibang paniniwala. Mahalagang lapitan ang mga sitwasyong ito ng may pasensya at paggalang. Makinig sa kanilang mga alalahanin at tugunan ang mga ito ng may pangunawa. Maging handa na sagutin ang mga tanong at magbigay ng mga paliwanag. Gamitin ang Biblia bilang iyong gabay at referensya. Hikayatin ang bukas na talakayan at pahintayin ang mga tao na ipahayag ang kanilang mga saloobin at pag-aalinlangan. Manatiling nakatuon sa iyong sariling paglalakbay sa pananampalataya.
ang pagtuturo sa iba ay nangangailangan ng matibay na pundasyon sa iyong sariling mga paniniwala. Patuloy na mag-aral ng Biblia, manalangin, at maghangad ng espiritual na paglago. Makatutulong ito sa iyo na maging mas epektibong guro. Ang paghihikayat at suporta ay mahalaga. Ipaala sa mga tao ang positibong epekto ng mga katuruang Kristiyano sa kanilang buhay at sa buhay ng iba. Ipagdiwang ang kanilang pag-unlad at magbigay ng patuloy na suporta. Seksyon 11, paghihikayat para sa mga guro ng Kristiyano. Ang pagtuturo ng Kristiyanismo ay isang marangal at kapaki-pakinabang na gawain. Pinapayagan ka nitong ibahagi ang pag-ibig at patnubay ng Diyos sa iba. Tandaan na ikaw ay gumagawa ng pagbabago sa buhay ng mga tao kahit na hindi ito laging nakikita. Manatiling motibasyon sa pamamagitan ng pagtuon sa mga positibong resulta. Ipagdiwang ang maliliit na tagumpay at ang paglago na nakikita mo sa iba. Tandaan na ang pagtuturo ay isang paglalakbay at ang pag-unlad ay nangangailangan ng panahon. Humingi ng suporta mula sa ibang mga guro ng Kristiyano at sa iyong komunidad ng pananampalataya. Magbahagi ng mga karanasan, hamon at tagumpay. Nagbibigay ito ng pampatibay loob at mga bagong ideya para sa iyong pagtuturo. Higit sa lahat, umasa sa lakas at patnubay ng Diyos. Manalangin para sa karunungan at pasensya sa iyong pagtuturo. Magtiwala na ang Diyos ay gumagawa sa pamamagitan mo upang maantig ang mga puso at isipan ng iba. Ang pagtuturo ng Kristiyanismo ay isang pagpapala at ang iyong mga pagsisikap ay mahalaga. Maligayang pagdating sa Team Sam TV, ang inyong maasahang source para sa mga pinakasariwang balita at kaganapan. Kaya, i-click nga ang subscribe button at huwag kalimutang pindutin ang bell para ma-notify kayo sa tuwing may bago kaming video. Team Sam TV, inilalapit kayo sa mga balitang kailangan ninyo, araw-araw.